One of the most important ministries to oneself and to others is to be happy. Pag ang tao mas masaya, mas nakakapagpasaya siya ng kapwa. At mas gumagaan ang buhay, mas na-appreciate ang kaluwalhatian ng Diyos. Isang ministry na pasayahin ang sarili. You cannot give what you do not have. That's why it is imperative that the people of God strive to be happy or happier. Ang pamagandang pag-aaral natin ngayon, be happier or less sad and troubled. Kailangan mas pasayahin ang buhay o bawasan. Pinag-aalala sa ating pang-araw-araw na buhay. Salamat Panginoon dahil kayo Diyos na pwedeng lapitan, sandalan, asahan. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at ngayon, turuan niyo kami. Bigyan niyo kami ng mga praktikal na hakbang upang maging mas masaya kami sa buhay at nang sa ganon mas lalo naming makita ang iyong kabutihan at ito ay maibahagi namin sa aming kapwa. We ask you, Father, to be our speaker. Speak to us from your throne of power and majesty. Lead us unto greater knowledge of you and to higher levels of happiness. In the name of Jesus, your Son, our Savior, our Healer, our Friend, we pray with thanksgiving. Amen. So 1 Kings 3, 5 up to 12, makikita natin kung ano ang pinakamagandang ibinigay ng Panginoon na handog, bigay na regalo kay Solomon. One night, while Solomon was in Gibeon, the Lord God appeared to him in a dream and said, Solomon, ask for anything you want and I will give it to you. Solomon answered, please make me wise, then I will know how to rule your people. God said, Solomon, I am pleased that you ask for this, so I'll make you wiser than anyone who has ever lived or ever will live. Pwede humingi si Solomon ng kahit anong bagay, pero ang hiningi niya ay iba yung karunungan para daw magkaroon siya ng kakayahan na pangunahan ang mga taong ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos na pangunahan. At lubos ay kinagalak ng Diyos ito, kaya sabi niya, napakaganda ng hiningi mo, bibigyan kita ng hinihingi mong katalinuhan, walang magiging mas matalino sa iyo before or after you. Kung ganon, napakaganda na ibinigay ng Panginoong Diyos kay Solomon na regalo, katalinuhan, na siyang dapat din naman nating pakinabangan. Dahil hindi lang sa kanya ibinigay, sa pamamagitan niya ay napapaabot din sa atin. At ito ang ating pagbabasihan ng mga practical na pamamaraan kung paano mas maging masaya sa buhay. How to be happier or less sad and troubled from the wisdom of Solomon, which really comes from the wisdom of God. Ecclesiastes 7:2. It's better to go to a funeral than to attend a feast. Funerals remind us that we all must die. Hindi masarap pumunta sa mga libing, sa mga lamay, pag may namamatay, pag may naghihingalo. Pero sabi ni Solomon, ayon sa kanyang karunungan, mas mabuti pa na pumunta ka sa mga libing, sa mga lamay, sa mga funerals, kesa sa mga party. Bakit? Naaalala mo na lahat ng tao ay may kamatayan ang katawan. Ano ang prinsipyo dito para maging mas masaya sa buhay? Accept death as natural part of and point in life. Marami sa ating mga alalahanin, takot, may kinalaman sa kamatayan. Kahit ang layo-layo pa, nagmumukhang malapit na pag laging iniisip, iniimagine, bago mangyari, habang nangyayari, at kahit tapos nang mangyari sa mga mahal natin sa buhay, at iniisip natin para sa ating sarili, we must have peace with the unchangeable idea of death. Ang mahalaga lang habang nabubuhay ka, to maximize your happiness and your good deeds, to minimize your pain, to do the most good, to maximize your happiness, and then meet your maker. Do not be obsessed with death. Just accept the fact that it will happen and leave the details up to God. Maraming nag-aalala tungkol sa kamatayan kung paano. Meron, marami ayaw pang mamatay. Meron naman, gusto na.
Lahat yan wala sa ating kamay. Nasa Panginoon. Kaya mabuhay ka na lang ng mabuhay habang binubuhay ka pa. At pag tinawag na tayo ng Panginoon, ay sumunod tayo sa tawag na yon. Accept it with minimal fuss. Masasaya ang tao. Maraming kaligayahan ang tinatanggal sa atin pag naiisip natin yung kamatayan. Kaya dapat, hindi laging iniisip. Basta handa tayo gumaraw sa Panginoon. Hindi laging inaalala. There is another idea from Solomon how to be happier in life. Ecclesiastes 7:9. Only fools get angry quickly and hold a grudge. Mga hangal lang daw ang napakadaling magalit at mahilig magtanim ng sama ng loob. Pag lagi kang nagagalit, nawawala ang iyong kaligayahan. Pag nagtatanim ka ng sama ng loob, lagi kang malungkot, may kabigatan. So don't get angry easily. Don't hold a grudge. You want to be happier in life, you have to discipline yourself into not getting very easily irritated, and you should not be irritable. Sikapin natin, disiplinahin natin ating sarili na hindi madaling magalit. Pag nagagalit ka kasi, bukod sa yung emosyon mo, nagiging negative, pwedeng magsalita ka pa, gumawa ka ng mali, may makaaway ka pa, gawang ka pa niya ng masama, dumoble ang dahilan para ka magkaroon ng problema. When you are angry, you poison yourself. Ang taong galit, naiiba ang body chemistry, naiiba ang tibok ng puso, naiiba ang pinting ng mga pulso, tumataas ang blood pressure, tumataas ang sugar levels, lalo't kung diabetic, sumisikip ang mga ugat na dinadaluyan ng dugo, nagiging napakasama para sa katawan ang galit. So, maging mahinahon at huwag magpagalit dahil ikaw ay makadiyos. At kung hindi ka naman talaga napaka makadiyos, maging mahinahon ka dahil matalino ka. Dahil alam mong masama sa iyo ang magalit. Lalo't may edad ka na, hindi na usong magalit. Dami ka na dapat pinapalampas. Total, marami na rin naman pinalampas ang Diyos at ang planeta sa mga pinaggagawa mo rin hindi tama. Marunong ka na dapat magpasensya. At lalo naman dapat marunong magpalampas ng offenses ang bata. Bakit? Kabata-bata po, baka makapatay ka, baka makagawa ka ng mali, may magalit sa'yo, mataga-taga ka dyan, mabaril ka. Ang haba pa ng buhay mo, nadadalhin mo yung bunga ng maling galit. Kaya dapat talaga maging mahinahon. Kung di man dahil ikay makadiyos, eh dahil lang ikay matalino. At alam mo, yun ang mas mabuting gawin. Ecclesiastes 7:10 leads us to another teaching. It isn't wise to ask, why is everything worse than it used to be? Hindi daw talaga matalino na laging nagdireklamo tungkol sa kasalukuyan. Always thinking about the good old days, the good old days. Mabuti pa nung araw, mabuti pa nung araw. Sabi ni Solomon, hindi mabuting gawin yan na mag-iisip ka lagi na mas mabuti pa nung araw. Bakit? Hindi malulungkot ka lang tungkol today. You will feel miserable and you will be ungrateful to God. You will be ungrateful to people. You will have a very negative outlook pag lagi mong iniisip na mas mabuti pa nung araw. At ang totoo naman, kung pakaiisipin natin, hindi naman talaga mas mabuti nung araw. Ang dali-dali nga ng buhay ngayon. Kahit nga 100 pesos, makakabili ka na ng kwintas, baka tatlo pa. Kasi ang dami ng mga kung ano nung bling-bling na mura. Nung araw, mayaman lang nakakapag-alahas. Kahit sino ngayon, may cellphone. Madali nang tumawag. Hindi na ngayon pag tinuturok ang ka, kasi laki ng sitaw yung karayom. Katulad nung araw. Ang sakit-sakit nung araw magpunta sa dentista dahil parang inilulubog tayo yung pako sa mga gilagid mo. Ang ninipis na ng mga karayom ngayon, may mga painkiller na at painkiller before the painkiller is injected. There is so much comfort now. Mas marami nang may kotse. Nung araw dapat ang yaman-yaman mo lang kahit may kotse ka. Guminhawa ang buhay at dapat appreciatein yon. Maraming ginhawa ang buhay. So don't degrade your present situation and your present reality. Bakit nagmumukhang lagi ang maganda yung past? Kasi selective ang memory. Pinipili mo lang ang aalalahanin. Nung araw na nasa kanayunan ka sa mga gilid ng mundok, tralala,
naaalala mo na ang sarap-sarap maglakad ng walang sapin sa paa sa malilinis na batis. Ang ganda ng memory, pero alalahanin mo rin na may sunong ka na pagkabigat-bigat na batsa na punong-puno ng labada. Masyado kasi nating niro-romanticize yung nakaraan, akala mo ang ginhaginhawa. Para ka magluto nun, magpapaapoy ka pa ng mga kalan, iihipan mo pa, bago ka magkaroon ng kape. Ang habang istorya. Ngayon, ilalagay mo na lang yung 3-in-1 sa isang tasa. Kung settled ka na sa 3-in-1 at hindi ka pa maarating pa-brew-brew, ang dali ng buhay. So don't complain habitually. Don't complain easily. But instead, be thankful for the now. Kahit gaano kaganda ang nakaraan, tapos na yung future na inaabangan mo, wala pa yun. Hindi mo nga alam kung darating. The only thing you have is the now. The present. Eh pagka minura-mura mo yung present, isinumpa-sumpa mo, kinurse-curse mo yung present, that's all you have. You're actually cursing your life. So be happier. Appreciate your present situation and don't make negative comparisons to the past or to the prospects of the future. Ecclesiastes 7:13, think of what God has done. If God makes something crooked, can you make it straight? So do not contend with, just accept what cannot be changed. Para ka masaya. Huwag kang laging makipagtunggali sa bagay na di mo naman mababago o mapapalitan. Kasama na dyan kuminsan ang ugali ng iyong asawa, ugali ng nanay mo, ng kapatid mo, ng mga office mate. Araw-araw inireklamo mo sa sarili mo, sa salamin mo, sa Diyos, kung kani-kanino yung mga tao. Hindi mo naman kayang baguhin. Mabuti paturuan mo ang sarili mo to adjust. Tanggapin ang nandyan. Siyempre, pwede nating palitan yung mga ibang bagay. Palitan mo yung pwedeng palitan. Be patient kung matagal ang pagpapalit at pagbabago. But there are things you just have to accept. Pag hindi mo tinanggap, nandyan din naman, hindi mo rin maalis-alis sa buhay mo, hirap ka lang. So live within your given. Huwag naman sobrang maging kontento agad na pwede naman paasensuhin, palitan, ayusin, hindi mo rin pinapalitan. But there are really things that you must change. You must accept because they cannot be changed. Igawan nyo ng listahan ng sarili nyo mga kapatid ng mga bagay na mabuti pa hanggang maaga, tanggapin nyo na lang. Then make the most out of it. Pagkatapos, sasaya kayo sa buhay. Ang iksi-iksi ng buhay ng mundo, sa mundo, pupunuin pa natin ang negative thoughts, pupunuin natin ang inis ng reklamo, sayang ang panahon. Kailangan, wala kang ipanghinayang pagka ikaw'y tinatawag na ng Panginoon dahil naipang pamuhay mo in the best possible way. Ecclesiastes 7:14, when times are good, you should be cheerful. When times are bad, think what it means. God makes them both to keep us knowing or from knowing what will happen next. Malinaw ang sinasabi ni Solomon. Kung masaya ang okasyon, masaya ang panahon, puso ang saya, makisaya ka. Pero kung ang panahon ay hindi maganda sa tingin mo, malungkot, isipin mo, lahat ng panahon, Diyos ang gumagawa. Lahat ng nangyayari sa balat ng lupa, sa silog ng langit, ay ginagawa ng Diyos o pinapayagan ng Diyos. Therefore, hindi yun talaga mali. Alam mo, ang lungkot-lungkot mo dahil may namatay kang mahal sa buhay, hindi naman talaga mali na may mamatay. Siyempre, mamamatay ang lahat. Alangan namang walang mamatay. So, hindi naman talaga mali. Kaya sabi, isipin mo, Diyos din ang may gawa niyan at may dahilan kung bakit yan nangyayari. Kung mauunawa mo ang dahilan, mas mabuti, makakatulong sa'yo para hindi ka sobrang malungkot. Pero kahit hindi mo maunawaan ang dahilan, isipin mo, Diyos ang may kagagawan niyan, tanggapin mo dahil hindi pwedeng gumawa ng mali ang Diyos. Make the most out of any situation. Pag masaya ang okasyon, magsaya. Pag malungkot ang okasyon, edi malungkot ka,
o kaya pilitin mong gumawa ng saya kahit papano. Huwag naman yung komo malungkot na, lalo mo pang papalungkotin, palalalain mo pa. Minimize the pain. Maximize the happiness. And of course, find and invent happiness in any and every situation. No, situation is perfect. Therefore, walang situation na perfectly sad. May mahahanap at may mahanap ka na redeeming value ng anumang sitwasyon sa buhay kung bubuksan ang isip. Ecclesiastes 7:15-16. I have seen everything during the senseless life of mine. I have seen good citizens die for doing the right thing. And I have seen criminals live to arrive. So don't destroy yourself by being too good or acting too smart. Alam niyo, maraming mga priests ng Old Testament, hindi komportable dito sa Ecclesiastes. May mga priest pa nga na gusto nilang alisin sa scriptures ang Ecclesiastes eh. Kasi hindi sila komportable sa mga practical wisdom at advice ni Solomon. Ang gusto kasi ng mga priest, lagi ang magturo na magtis ka, magpakabuti ka hanggang mapudpud ka at mamatay. Kailangan lagi kang bayani, lagi kang perfect. Eh hindi naman yon ang itinuturo ni Solomon na siyang pinakamatalinong tao na binigyan ng Diyos ng pinakadakilang katalinuhan. Kaya dapat hindiin eh, sino ba yung nagsasabi? Eh yun lang naman pinakamatalinong tao na binigyan ng Diyos ng katalinuhan. So dapat pakinggan. At sabi niya, you know, marami na akong nakitang mga kabalbalan sa buhay. Mga bagay na parang walang katinuan at labag sa katinuan. Sabi niya, napakarami ko nang nakitang mabubuting tao, mahuhusay na mamamayan, na namatay sa paggawa ng mabuti at kinamatayan ang pagpapakabayani. Samantala, napakarami ko nang nakitang kriminal at masasamang taong nabuhay ng masigana at mahaba. Sabi niya, alam niyo kung anong lesson nun? Huwag niyong patayin ang sarili niyo sa sobrang pagiging perfect na mabuti at sa pagiging sobrang matino at matuwid to the point na ikamatay niyo na. Sabi, dahil maraming gumagawa ng kabutihan in the act of doing good, namamatay din. Maraming gumagawa ng masama, humahaba ang buhay. Siyempre, hindi naman itinuturo ni Solomon na magpakasama ka lang para humaba ang buhay mo. Dahil marami rin naman gumagawa ng masamang kinakamatayan yung ginagawa nila. Ang point lang niya ito, ang paggawa ng mabuti at masama ay hindi garantiya na hahaba ang buhay mo at sasaya ka. At sinabi rin niya sa isang verse, time and chance happens to all. Sabi ng isang very dynamic Tagalog version, swerte-swerte lang ang buhay. Something again that will not sit well with priests and even pastors and conservative Christians. Ayaw nilang aminin na talagang may ganon, may time and chance. Hindi ibig sabihin mali yun. Ang ibig sabihin lang, hindi natin lubos na nauunawa ang hiwaga ng dealing ng Diyos sa mga tao. But the lesson from Solomon is, don't sacrifice too much by being too good and too pasmart. Maraming sa pagiging very, very, very good, ang daming sinasakripisyo. Example, may isang anak na napariwara, si Deacon, si Deaconess, o si pastor, o si elder, o si Bible study teacher. Imbes suportahan yung anak, mahalin sa oras sa pagkakamali, itatakwil, itatapon, para magandang tingnan sa harap ng church, na hindi sila nagtotolerate ng mali. Although yung dibdib ng magulang, magulang at magulang yan, talagang gusto mong arugain yung anak mo, mahalin mo, kahit nagkawindang-windang, kahit nagkasala, kahit nagpagulong-gulong sa kasalanan. Pero pakitang tao para ipakita na righteous ako, godly ako, hindi ko ito tolerate. Sariling anak ang itatakwil, sariling laman, sariling pamilya ang itatatwa. Yan ang sinasabi ni Solomon, don't kill yourself trying to look good. It's not worth it. It's not worth to play to the gallery na magpasikat ka sa mga taga-church na ang banal-banal mo habang kinukublihan mo lahat ng mga sugat mo at sugat ng pamilya mo, nagkukunwari kang everything is alright, and to the point that you become unloving and unsupportive to the very loved ones that you should love and support no matter what. Maraming sakripisyo ang tao in the name of religiosity and godliness na hindi naman hinihingi sa kanila ng Diyos. Hinihingi lang kuminsan ng religion.
Alam niyo naman, napakaraming mga hypocrisies at mga pagkukunwari at pagbabalat kayo ang mga relihiyoso. Hindi mo maipakita ang tunay mong kalagayan, ang iyong mga peklat, sugat, ang mga nakangangamong galis. Kunwari, everything is okay. Kasi itatakwil ka ng mga sarili mong ka-church pagka pinakita mong hindi ka perfect. But Solomon will have none of that, and neither Jesus. Jesus accepted and loved people as they were, and never encouraged people to hide their sorrows and their wounds. He actually asked them to expose this so that they can be healed through love, not through rejection. So sinasabi ni Solomon sa atin mga kapatid, don't be too idealistic or heroic. Don't be too righteous to the point of bleeding or shedding blood, especially the blood of your own loved ones. Merong isang nagsabi, mabuti pa daw yung mga rebelde sa bundok. Pag napapalaban sila at nasugatan ang kanilang mga kasamahan, binubuhat nila, hinihila nila, basta they carry their wounded. Sabi din naman ang nagsabi nito, but many Christians kill their wounded. Pagka-Kristiyano ka, nasa church ka, napariwara ka, nagkasala ka, nagkamali ka, ang unang-unang tatapak sa'yo, ang unang-unang magchichismis sa'yo, ang unang-unang magpipiesta sa mga iskandalo mo ay mga kapatiran. Kaya sabi ni Solomon, it's not worth it. Don't put up a show. Yung mga taong ini-impress mo ng iyong kabanalan at trying hard, hindi ka rin yan mamahalin. Subukan mong magkamali, ire-reject ka rin yan. So magpakatotoo ka na lang. Always seek healing, seek improvement, seek righteousness, but in the process na wala ka pa sa perfection na yon, and nobody gets there, don't sacrifice too much to please your audience. It's not worth it. Lalong-lalo kung isasakripisyo mo buhay ng mga mahal mo sa buhay pa ang sarili mong buhay. Ecclesiastes 7:20 says it very clearly, no one in this world always does right. Walang tao na 100% tama ang ginagawa 100% of the time. At ano ang nakakapagpaligaya sa application ng message na ito? Don't over-expect righteousness from others and from yourself. It is reasonable to expect minimum righteousness, improving righteousness, ever-increasing righteousness, but don't expect perfection. You will only fail. And don't even try to pretend that you are perfect yourself. Mapapagod ka lang. So relax. God loves you. God accepts you through Jesus. We should accept one another because of the love of Jesus and help each other keep on growing from glory to glory and keep on improving. But you don't reject and you don't throw out anybody who is not yet perfect. Dapat yung atmosphere sa fellowship, sa church, sa Christian community, sa religious community, is an atmosphere of love, of acceptance, so people don't have to be forced to be hypocritical. So accept that people are imperfect.